Hi, magandang araw po sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga subscribers and viewers at lalong-lalo na po sa ating mga mag-aaral. I am once again Sir Makin Lindo. Puntong ito, pag-usapan po natin yung ating tinatawag na Finding the Epicenter of an Earthquake, Grade 10 Science po yan. So sa lahat ng ating mga mag-aaral, welcome po sa Tagalized version ng ating lesson on finding the center of an earthquake. Okay? So don't forget to subscribe my channel kasi sa channel na ito, pwede nating i-simplify yung topic natin kasi in the actual, we will use English as our medium of instruction. Pero sa video po natin, gawin nating Filipino or even we will use the vernacular para po maintindihan mga paksa natin. Okay? So, paano nga ba dinedetermine ng mga seismologists yung epicenter ng earthquake tuwing mayroong earthquake o lindol? Unang-una po, i-recall po natin yung tinatawag nating primary wave, secondary wave, and long surface wave. Now, every time na mayroong lindol po or earthquake, no? Tatlo pong klaseng wave ang may produce niya. No? Unang-una yung primary wave, pangalawa yung secondary wave, at yung mga waves na nandoon sa surface ng planet, ayun po yung tinatawag na long surface wave. Pero let us only dwell on the first two types of waves, yung primary and secondary wave. Kasi yung ito yung mga tinatawag nating body waves. No? Tuwing mayroong lindol, mga palangga, mga dudong at inday, no? Na ay linog. Ang pinakaunang wave na darating sa seismic recording station na yung primary wave kasi malakas yung travel niya. Yung susunod na darating sa seismic recording station ay yung tinatawag na secondary wave kasi medyo mabagal siya. Okay? Paano ba ginamit? Ano ba ang ginamit na teknik ng mga eksperto para talaga malaman yung distance ng seismic recording station at ng pinagmulan ng lindol, yung focus or hypocenter at yung epicenter ng lindol. Unang-una po, dinidetermine lang po nila yung time difference ng arrival ng primary wave at ng secondary wave. Ilang segundo ba dumating yung primary at yung secondary wave? Halimbawa, dumating na yung primary wave, ilang segundo ba, no, bago dumating yung secondary wave? Yan po yung time difference ng primary wave at yung secondary wave. Halimbawa, dumating na yung primary wave sa isang seismic recording station, no, umabot ng 10 segundo bago dumating, sumunod yung secondary wave. Yun yung tinawag nating time difference ng dalawa. Okay? Ano ba ang gamit dun, sir, ng time difference ng primary and secondary wave? Ito po yun. Yung mga expert natin ay gumamit ng isang napakasimpleng equation or formula para ma-determine yung distance ng seismic recording station na yun from the epicenter of an earthquake. So ito po yung simple na equation nila. You have D equals time difference over 8 seconds times 100 kilometers. Okay? So malalaman ng mga eksperto yung distance nila mula sa epicenter ng earthquake gamit ang formulang ito. D or distance equals time difference over 8 seconds times 100 kilometers. Okay? Itong time difference na to, ito yung sinabi ko kanina na interval time between the primary wave at saka yung secondary wave. Kung malaki ang interval time between the primary wave and secondary wave na yan, ibig sabihin dyan mga palangga, ay malayo yung epicenter ng lindol from the
recording station. Kung malaki ang agwat or yung time difference between the primary wave and the secondary wave. Kung maliit lang yung time difference between the primary and secondary wave, ibig sabihin dun, yung lindol na yun ay napakalapit lamang sa recording station. Pero, pag nalalaman na ng mga eksperto, yung distance nila from the epicenter of the earthquake, ay hindi ibig sabihin na alam na nila kung saan yung epicenter. Okay? This is not enough. This is just the first step para malaman talaga saan yung epicenter ng earthquake. Okay? So, balikan po natin. Yung una, i-determine ng mga experts natin kung ano ang time difference between the primary and secondary wave. O, merong time difference na 5 seconds, 6 seconds, 10 seconds, 20 seconds kung yung epicenter ng earthquake ay malayo na sa recording station. Kung halimbawa, 1 second lang yung time difference ng primary and secondary wave, ibig sabihin yung recording station na yan ay masyadong malapit lang sa pinagmulan ng lindol. Pagkatapos malaman ang time difference ng primary and secondary wave, ulitin ko, gagamitan po nila ng simpleng equation, D equals time difference times 100 kilometers over 8 seconds para malaman talaga yung actual distance ng epicenter ng isang lindol mula sa seismic recording station. May tanong, sir, bakit nga ba tayo gumamit ng 8 seconds at saka yung 100 kilometers? Ito po yung kasagutan. Ito po yung findings ng mga eksperto natin. Sa interval time na 8 seconds between primary and secondary wave po, yung distance nila in between is 100 kilometers. Ulitin ko. Ang time interval, kung ang time interval ng primary and secondary wave is 8 seconds, yung distance is 100 kilometers. Okay? The distance between the primary and secondary wave is 100 kilometers. And the time equivalent for that distance is 8 seconds. So, ginamit yan dito kasi yun yung dahilan.